closing or sa opening ng Jubilee Door sa 28. And of course, yung mga report na binigay ninyo sa Social Action, which is being collected by the Office of the Social Action, of course, with the permission of the bishop, we will still be distributing that in a booklet form, all those who have accomplished for the year of the poor. Okay? That is as good as the soda of the bishop. So the reason of which is that it can be an inspiration, it can be a basis of a program for the poor, na hindi naman year of the poor lamang natin ginagawa yung mga programa sa mga mahihirap. Okay? So, we are collating those activities that you have reported. Doon naman sa sinabi ni Father Anton na he will be coordinating with the Social Action. Ipapaintune na naman natin yun. Marami na rin mga initiative nila, Father Anton, na ginawa doon sa mga relocation. Wherein pa, yung ating mga diocese, mayroong microfinance, yung same San Pablo. Tapos din, din tayo mga produkto na nagagaling na doon sa mga relocation at saka doon sa mga mahirap. So we are, we will be fine-tuning our program with the Caritas Manila. Wala naman, hindi naman tayo sa Baguio mag-uumpisa doon. We have started that with Bishop Roderick, with Father Anton, doon sa relocation sa, together with the CM, doon sa relocation sa Kalawan, sa relocation sa Kabuyang. So, maybe for the whole diocese na. Okay? Thank you. Thank you po. So, habang nandito pa rin si Father Anton, some of our priests are members already of this cooperative, Bahay-Bahay Cooperative. Meron na pong ilang mga paring tayo at yung kanilang pag-apply ng membership, they go to San Carlos Seminary. Can we ask Father Anton? Father po, yung po kasi ibang paring namin member na nung cooperative at pumunta pa po sa Bahay-Bahay, sa San Carlos complex para po mag-member. Pwede po ba na para hindi na pupuntang lahat, yung may yung gusto ay gawin na sa diocesan level through the Office of the Economer? In order to save time and basically time, we will just work with our bishop and our treasurer of the diocese to arrange it for your personal requirements and pastoral requirements. No? Yung parang ano, yung pong personal is depends upon your personal capabilities. Yung parang pastoral, bishop, pag sila yung mahihirap for the church and the parish, bishop, kayo po ang co-maker. Pag hindi na-approve ni bishop, hindi pa pwede kami ng bahay pa. Pag in-approve ni bishop, go. Ang ibig sabihin kasi ng co-maker, pag hindi kayo nagbayad, si Bishop. Co-maker. Yan po, one and the same. So, Bishop, we will be served. So, para di ko tayo mahirapan, you can just work with your prayer. No problem. Okay, thank you po. So, those who are interested, just go to Father Rico. Mag-uusap ko siya. Please, Edward. Okay. So, sinabi na po ni Father Ine yung sa bahagi ng closing the year of the poor at opening of the Jubilee. Wala po si Father Ray Hayat.